Aguilar na O Buhay. Simple lang yung mga chords ng song na to, guys. Konti lang yung gagamitin natin. Magfo-focus lang tayo kung paano yung plucking pattern niya. At ituturo ko sa inyo yan, yung pattern niya, guys, para makuha nyo rin. Okay, kailangan din pala natin ng kapo dito sa 5th fret para makuha natin yung standard ng O Buhay ni Freddie Aguilar. Okay? Ang chords na gagamitin natin ay chord ng C, G, D minor. Tapos gagamit din tayo ng isang F sa hulihan ng kanta. Pero mamaya na yun, guys. Okay? Una, pakita ko muna kung paano yung diskarte ng C. Chords, guys, ay sasabihin ko kung paano yung plucking pattern niya. Isang pattern lang naman sa bass lang na iiba. Okay, dito tayo sa chord ng C. Ganito yung magiging plucking pattern natin. 5. Tapos 1, 2, 3. Yun. Tapos pagkatapos nun, ay kalabit mo yung 6th string. Bali, ang bass note natin dito ay dalawa. Ito, pag sa chord ng C, ay ang bass note natin ay yung 5th at 6th string. Nagsasalitan yan. Nag-alternate sila. Pero, pag nag-alternate sila, ay susunod yung 1, 2, 3 na string. Parang ganito. 5, 1, 2, 3, 6, 6, 1, 2, 3. Tapos 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3. Ganun. Gets ba, guys? 5 1 2 3 6 1 2 3. Okay, medyo bilisan natin. Yon, di ba? Tapos dun naman sa chord ng G, ay syempre ang unang ikakalabit natin ay yung bass ng G. Ang bass note naman natin dito sa chord ng G ay yun pa rin, una yung 6th string at 5th string. Basta una yung 6. 6, 1, 2, 3. Tapos 5th string, tapos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bilisan natin. Ganun lang yung pattern ng plucking ng Buhay, guys. Tapos dun tayo sa D minor. Siyempre, ang bass nun ulit ay yung 4th string. 4, 1, 2, 3. Tapos 5, 1, 2, 3. Ang bass note niya ay 4 at 5. 4, 5. 4, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. Yun. Bali, 2 times yun. Per chords ay titik-tik to 2 times yun. Okay, tirayin natin. Pagalan lang muna natin. Tapos, ituturo ko naman sa inyo, guys, kung paano yung kanyang intro. Siyempre, yung intro niya ay ganun din yung plucking pattern niya. Dadagdagan lang natin ng hammer on dito. Gaya nito, dito sa chord ng C. Yon, yung first string, naka-letter C ka dito. Hina-hammer ko lang yung first string dun sa first fret. Bali, ganito. Tapos 1, 2, 3 ulit.
Yun, bali nagsasalitan lang yung 5th at 6th string, tapos 1, 2, 3. Dinagdag ko lang yun. Yun. Tapos, pull off. Yun, tapos, chord ng G. Dito sa chord ng G ay normal lang. Gaya nung plucking kanina. Tapos D minor. Ito, mag-hammer ulit tayo dito. Yung first string ulit sa first fret. Yun, tapos pull off. Tapos balik sa G. Bali ganito yung intro niya. Ganun lahat ng pattern ng plucking ng song na yan. Okay? Try natin. Buhay na may sadyang ganyan, ang hirap ay di natin maiwasan, kalungkutan ay lagi na lang, kasi second verse, same ulit. Kahit sa mga mayaman, hindi lubos ang kanilang kasiyahan. Sa buhay ng mahirap ay gayon din, lalo pa kay dami mong mga utang. Tapos ang next dun guys, ano, instrumental siya, same pa rin ng parang mag-i-intro ka lang. Yung last verse niya, bale matatapos na dito guys. Dito na tayo magdadagdag ng F. Okay, try natin, pakita ko sa inyo. Kaya dapat natin gawin maglibang-libang at ating libutin. Buhay ito na, mag-F na tayo. Oh, buhay. Tapos G. Sa di ang ganyan. Okay, syempre, yung plucking pattern dun sa F ay same lang din ng sinabi kong plucking pattern ng mga nasabing chords. Natin yung kung paano yung plucking pattern ng per chords. Ganun talaga yung mga song ni Freddie Aguilar guys. May pattern yung mga plucking niya pero parang mahirap. Mahirap lang sa simula pero pag sinanay nyo yan ay madaling-madali na lang. Madali lang naman yung mga chords niya. Sa plucking lang talaga nagkakatalo. Okay, yun lang guys. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye.